My sheep hear my voice, says the Lord. I know them, and they follow me. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught. He said to them, "Come away by yourselves to a deserted place and rest a while." People were coming and going in great numbers, and they had no opportunity even to eat. So they went off in the boat by themselves to a deserted place. People saw them leaving, and many came to know about it. They hastened there on foot from all the towns and arrived at the place before them. When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Good morning, Father. Could you kindly greet the person beside you? A blessed Sunday. A blessed Sunday. We bless each one with a blessed Sunday. A British department store owner once compared a boss to a leader. Boss to a leader. And he said, a boss drives his men. Sa Tagalog, ang isang boss daw ay pinatatakbo ang mga tao. A leader coaches them. Ang isang leader, tinuturuan ang mga tao. Did you get it? A boss drives his men. A leader coaches them. He also said, a boss inspires fear. Ang isang boss ay nagbibigay inspirasyon gamit ang takot. Di ba ganyan ang boss? Gawin mo to. Kung hindi mo gawin to, ililipat kita ng departamento. Di ba ganon boss? Di ba? Oh, gawin mo to. Wala kang sweldo. A boss inspires fear. Nagbibigay inspirasyon gamit ang takot. But a leader inspires enthusiasm. Ang isang leader ay nagbibigay inspirasyon gamit ang sigasig. A boss says, I. A leader says, we. A boss knows how it is done. A leader shows how. And a boss says, go. But a leader says, let's go.
You see the difference? My dear brothers and sisters, our readings for today would want to show us what a true leader is and introduce us to a true leader. Could you say true leader? Yan, ginigising ko lang po kayo, no? Yung mga hindi nagsasalita, parang nakatulog na yata. One more time, true leader. Yan. We heard in our gospel, the apostles of Jesus came back from their mission. If we could still remember, last week, Jesus sent them on a mission by twos. Tigdadalawa, pinadala sa isang mission. And Jesus gave them the authority over unclean spirits. Pinadala niya ang kanyang mga alagad para mangaral, para magpalaya sa mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Now, today, as they gathered together, they all went back. Nagbalik na sila. Matapos sa isang misyon, nagbalik sila. They gathered together and reported all they had done and taught. Siguro, no, ang saya-saya nila, no? Pagbalik nila, nagkukwentuhan sila, no? Anong nagawa nila? Sino yung natulungan nila? Sino yung naturuan nila? Ilan ang napalayas nilang mga demonyo? And so, upon seeing them, Jesus invited them to take a boat and go to a deserted place to rest a while. Nakita ni Jesus, napagod yung kanyang mga alagad. Hindi lang nagtrabaho. No? Nakita niya na masasayang lahat. No? Kaya, no? Pinagpahinga niya ang mga alagad. This is a good sign of a leader. He recognizes his people, not only himself. Kanya ng isang leader, nakikita ang kanyang mga tauhan, hindi lang ang kanyang sarili. He said, "We," and not only "I." He says, "Let's go," and not "go." Kanya ng leader, kung magpapasarap siya, kailangan masarap din ang buhay ng mga tao. Kung maginhawa siya, maginhawa rin dapat ang buhay ng mga tao. Kung magandang buhay niya, maganda rin dapat ang buhay ng kanyang mga tao. And now we continue. But when they arrived, Jesus and his apostles arrived at the town and disembarked the boat. Jesus saw the vast crowd and moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things. Another green flag of a leader was shown by Jesus. He showed his apostles how things should be done by teaching the people with many things. Pinakita mismo ni Jesus kung ano ang dapat gawin at kung ano ang gagawin kapag nakakita ng mga taong parang tupa na walang pastol. Have you seen people like sheep without a shepherd? Nakakita na ba kayo ng ganon? Hindi pa? Yung taong parang ligaw, taong at a lost, taong hindi alam ang direksyon, yan yung klase ng tao na parang tupa na walang pastol. Pag nakakita kayo ng ganyang tao, ang ginawa ni Jesus, ang pinakita ni Jesus, turuan sila. Turuan sila. Hindi lang niya inutusan ang mga apostol kung ano ang gagawin. Ipinakita niya kung ano ang dapat gawin.
This is what a leader is. Someone who acts as a shepherd. Have you seen a shepherd? Hello. Yes. A shepherd is someone who knows his sheep very well. From his needs to their feelings. Ganyan ang isang pastol. Hindi lang alam kung anong pangangailangan ng kanyang tupa. Kahit nararamdaman ng kanyang tupa, alam. A shepherd is someone who would guide and protect his sheep. Someone who will not allow his sheep to get lost or be snatched by others. Hindi niya ipaagaw sa iba ang kanyang mga tupa. And most importantly, a shepherd is someone who will fight for his sheep and will not sell them. Ipaglalaban, hindi ibebenta. Tomorrow is the State of the Nation address. Hopefully, we could expect a leader and not a boss. For we, as a sheep, need a shepherd. We need a shepherd. We need a leader and not only a boss. Dahil wala ni isa sa atin ang gustong maligaw. Kaya sana, huwag tayong iligaw. Hindi natin gusto ang mapabayaan. Kaya sana, tayo ay alagaan. Hindi sana ipamigay, kundi tayo ay ingatan. Huwag pahirapan, kundi tayo ay tulungan. We need a leader. Let's expect a leader. And we want a shepherd. Sapagkat sabi ni Propeta Jeremias sa ating unang pagbasa, warningan ko lang po kayo ha, hindi ako nagsabi nito. Si Propeta Jeremias, tatagalugin ko lang ang sabi ng propeta. Listen to this. Sabi ni Propeta Jeremias, sapagkat parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaan ang mga itong mangalat at mamatay. Prophet Jeremiah said that. Parurusahan ng Panginoon ang mga pinunong walang malasakit. Let's expect a leader. We need a leader. We need a shepherd. My dear brothers and sisters, a true leader is like a shepherd. And there is no other best example of a leader but Jesus, who is our good shepherd. Amen.